You keep every promise you've ever made to me. Wow. I love that. Since your love for me is constant and endless, constant na, endless pa. Diba? I ask you, Lord, to finish every good thing that you've begun in me. Wow. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Yung sinimulan niyang mabuti, tatapusin niya sa buhay mo. Sa ibang version, the Lord will work out His plans for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever. Grabe, no? Yung faithful love ni Lord, yung love ni Lord, faithful. Sabi mo nga, yung love ni Lord, faithful. Yan. At dahil faithful ang love ni Lord, it endures forever. Grace talaga yun eh, di ba? Yun ang grace eh. Merong endurance, merong pagtitiyaga. Merong pagtanggap. Meron minsan, nainis sa asawa ng iba. Alam mo, minsan ko lang nakikita asawa mo, pero nakakainis. Meron ba kayong ganon? Nainis sa asawa nila. Sabi naman ng lalaki, mapalad ka. Bakit? Nainis-inis ka. Minsan mo lang nakikita. Eh, paano na ako? Kasama ko araw-gabi. O, di ba? So, ibig sabihin, merong mga taong walang tiyaga, tama? Sa ugali ng iba, pero ikaw, nagtiyaga ka sa buong buhay mo, napagtiyagaan mo, paano mo nagawa yon? Biyaya ng Diyos. Amen? It's all the grace of God. So, totoo lang, kung bakit po natin napapagtagumpayan ang lahat ng bagay, it's all because of the grace of God. Salamat sa biyaya ng Panginoon. It endures forever. Alam niyo, habang ako'y kumakain kanina, kaharap ko yung misis ko, sabi ko, ang dahilan, no? Sa sarili ko lang, hindi niya narinig. Ang dahilan kung bakit nananatili ang lahat ng bagay na matatag, patagumpay at masaya dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa sa iyo. Alam niyo ba kung wala sa atin ang pag-ibig ng Panginoon, tayong mga nasa biyaya, wala na. Laban-laban na lahat. Labo-labo na. Di ba? Parang Russia at Ukraine. Ang mangyayari sa atin, parang Russia at Ukraine na sa mundo kung walang pag-ibig na sa atin. But the problem is this, sometimes, the devil is attacking us. The devil is attacking that love that we receive. So, kung ikaw ngayon ay kahit panandalian lamang tumingin sa pangit na nangyayari sa mundo at mawala yung pag-ibig na tinanggap mo sa Panginoon, ay labo-labo na. Inis-inisan na lahat to. Galit-galitan na lahat. Hello? Tama? Yan ang nangyayari. Tingnan nyo yung mga tao dyan na ano, nasa labas na in-expose nila yung galit nila, everything. They are looking on the situation. They are not looking on the love of God. Kaya nga po, hindi mo kayang gawin na i-sustain ang kabutihan sa iyong sarili, kapatid. It is the love of God. He who began a good work in you will make it to completion. He will continue doing something good in your life by allowing Him to move in your life. So paano mo yun maalaw na ang Diyos kumilos sa buhay mo? Just keep on listening on Him. Just keep on exposing your life in the presence of the Lord and receiving the love of God in your life. And I tell you, your life will never be the same again. Pabago ng pabago, pakinang ng paganda ang iyong buhay. Payaman ng payaman at sa lahat ng bagay na mabuti mangyayari sa buhay mo. Pasaya ng pasaya. Amen, Pastor. Hallelujah. Parang wala kayong kagalakan eh. Amen. Palakpakan nyo nga ang Panginoon. Glory to God. The continuation of being saved by grace is our discipline by grace. The same grace that saves us also matures us spiritually. So, yung nagsimula sa biyaya, magtatapos. Magpapatuloy sa biyaya, magtatapos sa biyaya.
Kaya nga bang ating po nababanggit ang patuloy po na biyaya. Philippians 2:13, it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Kita niyo? Aliwanag. Philippians 2:13. Ang Diyos na siyang nagpasimula, siya ang patuloy na magbibigay ng kalakasan sa iyo.